Hey guys, welcome back to About Rats. So guys, medyo kinakabahan po ako sa ating video for today. Even though it's just another one of our full face using a one brand review / tutorial, kakaiba ito dahil kakaiba din yung brand that we are going to feature today. I'm talking about yung brand na Ashley Shine. Okay guys, so marami sa inyo ang nagsasabi na fake ang brand na ito. Maybe it's because of their super duper affordable prices or maybe because they are made from China. Pero para sa akin kasi guys, yung dalawang rason na iyon, hindi yon sapat para matawag natin yung isang brand or yung mga products bilang fake, okay? Para sa akin kasi, yung fake ay yung kaibigan mong plastic. Okay, de joke lang. Yung fake is derechahang ini-imitate or ginagaya yung mga produkto from an already established or already made na brand. For example, merong original na Kylie Lip Kit sa California at meron namang fake na Kylie Lip Kit sa Divisoria. Ganon. So since wala namang ginaya na brand si Ashley Shine at nag-iisa lang siya, I think original brand siya. Yun nga lang, mababang klase na brand. Now guys, kaya ako nasabi na mababang klase na brand si Ashley Shine is because as in bagsak presyo, napakamura ng mga products nila. And most of the times, matatagpuan natin sila sa mga independent department stores like Unitop, Metro. Pero in my case, natagpuan ko sila dito sa store called Popori sa Farmers Plaza sa Cubao. Anyway guys, tama na nga ang chika. Let's proceed in applying the products on my face. Ashley Shine Foundation Stick. Tapos nandito siya sa very lightweight plastic container. Tapos naka-seal siya guys. Oh, may pa-seal. Although yung seal niya is scotch tape lang. So, kayang-kaya nating tanggalin agad-agad yung seal niya. Then when we remove the cap, we will see the product. Tapos kapag inikot-ikot natin siya, ayan, umaangat yung product niya. Okay guys, so ganito kahaba yung product niya. I think it's very fair considering na 88 pesos lang to. Tapos guys, yung shade na nakuha ko is the number 6. Okay, pinili ko yung darkest kasi yung mga lighter shades, oh my gosh. Pero kasi yung pinakamaitim, siya lang yung parang may neutral undertone and the rest very pink na. So let's test it out. Oh my goodness! Kung meron kayong mga naririnig, parang tok-tok-tok-tok-tok, ulan yun. Okay, umuulan na ngayon. Going back sa ating foundation, medyo mahirap siyang i-glide on sa skin, guys, kasi hindi siya creamy. Para kung nagpapahid ng pambura sa mukha. Tapos yung scent niya, guys, is matapang, although hindi naman siya mabaho. Amoy pulbo. Amoy pulbo sa ano, sa barbershop. Ganon. Okay, guys, I will now proceed to blending using the damp sponge. Alright, so in terms of coverage, masasabi ko na very, very light lang yung kanyang coverage. Because as you can see, nakikita pa rin po yung aking mga discolorations and imperfections. Medyo na-brighten up niya itong area na ito at saka meron siyang very dewy finish, okay? In terms of blendability naman guys, mahirap siyang i-blend. Pero nakakatulong itong si damp sponge kasi basa-basa nga siya. It looks so cakey guys dito sa aking nose. At nagki-cling on siya guys sa aking mga dry patches on my skin. Right guys, so far hindi ko po nagugustuhan. Pero let's see kung mas maganda yung other products. Baka yung foundation lang yung pangit. Ashley Shine Concealer Stick. So kung mapapansin nyo, puro stick yung mga kinuha ko for the base products. Kasi ayoko itry yung liquid. Kasi mas may tendency silang umano eh, mag-sink in talaga sa mga pores. Anyway guys, ito yung itsura ng packaging. In fairness, maganda. At hanggang dyan lang yung kanyang product. Once again, yung presyo niya is 88 pesos. Pero dito, ang kinuha ko is yung lightest shade bilang pang-highlight nga ng ating high points sa face. Tapos, ang interesting dito guys is meron siyang included na sponge. Although, yung sponge niya is very matigas. Para siyang yung Uratex na kutsyon sa kama. Okay guys, so once again, tuyot na naman siya. Payoff sa aking skin is very light. So, pinagpapatong-patong ko pa siya more. Oh my gosh! Mas matapang yung amoy nito. Mas masakit to sa ilong. So, wag na lang natin ipatong-patong. Baka kung anong mangyari sa atin, unti-untiin na lang natin. Excited na ako guys maghilamos mamaya. Gagamitin ko ulit itong damp sponge natin in blending it. Okay. So, yung finish niya, once again, medyo dewy. Pero guys, mukhang mas laban yung coverage nitong ni concealer
kasi natakpan niya ng bahagya yung aking mga dark under eye circles as compared doon sa ating foundation na upon first layer, hindi niya talaga natakpan yung ating imperfections. Although guys, feeling ko kaya niya natakpan is because binild up ko nga siya on these areas. Ashley Shine Contour Stick. And right now guys, medyo naiisip ko na baka nga fake itong mga products ni Ashley Shine kasi aside from the performance nitong dalawa na very very poor, parang familiar sa akin itong concept at packaging na ito. Naaalala ko, meron si NYX Contour Duo kung saan parehong-pareho yung packaging niya. Although for sure, magkaiba guys yung performance nila. So tignan natin kung anong maibubuga ni Ashley Shine. So kinuha ko dito yung darkest shade kasi gusto ko yung dark na contour. At hanggang dyan lang guys yung product niya. Tapos ito yung highlighting shade niya na medyo dark as well kasi nga ito yung darkest shade. Oh, so there you go guys. This one is much more creamy compared to other two na ginamit natin kanina. Nag-glide on naman siya smoothly. Ito guys, wala din siyang amoy. And now I'm going to blend it once again using the damp sponge. Kapag bine-blend natin siya, parang nawawala yung color payoff niya. Parang nagta-transfer talaga siya dito sa ating sponge. So dito sa kabila, ito try kong gamitin itong angled brush. Oh, and instantly guys, this is so much better. For the first time, merong product si Ashley Shine na effective. Although guys, ang napapansin ko pa, even yung pang-contour na ginamit natin, meron din siyang dewy finish. So ayan, para na tayong disco ball ngayon. Now guys, magsaset na po ako ng face using the Ashley Shine Natural Beauty Powder. At ang presyo nito is once again 88 pesos. And ang sketchy nito guys, kasi wala siyang expiration date. Actually guys, lahat ng products, walang expiration date. Kung nakakatakot, hindi natin alam baka nung 1995 pa ito ginawa. Pero para sa inyo, tatapusin natin tong video na ito. So I got the shade number 3 kasi guys, yung other shades is as in puti talaga. And yung kanyang main packaging looks like this. Tapos sa loob, meron kang mahabang mirror na even though wala namang plastic, is napakalabo. Tapos ito na yung powder niya and the puff. By touch, this feels very, very cheap. As in, para siyang laruan kasi ang gaan-gaan niya, ang sarap ipukol. Tapos yung font niya dito, hindi ko na-appreciate. Ayan, para siyang Arial or Times New Roman sa Microsoft Word. Sinabi din niya guys na meron siyang SPF pero hindi naka-indicate kung ilan. So, huwag na tayong umasa. Definitely, nagagawa niya yung namamattify yung pagka-dewy finish ng lahat ng cream products na ginamit natin kanina. Although masyadong dark ata itong shade na nakuha ko, pero dead man na, summer naman. Medyo mainit. Okay, even though hindi naman siya makapal or hindi naman ako naglagay ng masyadong marami, naiinitan yung aking skin. But still, it works in setting the face at saka mattifying the face. Alright, now magkikilay na po ako at ang gagamitin ko is the Ashley Shine Brows Secret. 3 effects in 3 simple steps. So ito yung pinakamahal so far. This one retails 128 pesos. Tapos ang kinuha ko is dark brown. Ooh, may nakita ko guys. Diba ito yung shade daw natin, the dark brown. Meron daw light brown at saka ito. Oh, basa nyo ba yan? Medium brown. Hindi medium, medium. Buti na lang dark brown yung kinuha ko kasi hindi natin alam kung anong meaning ng medium. Ayan, makapal at mahaba yung kanyang packaging. At in fairness ha, mabigat siya. Dito sa tuktok, meron tayong retractable na pencil, which is nice. Okay, so hanggang dyan lang siya, which is very very jutes compared sa napakahabang packaging. Pero kasi marami pa daw siyang purposes, so let's see. Dito naman daw sa gitna is yung brow shadow. So the brow shadow comes in a foam or parang cushion like this. At dito merong powders na pwede natin siyang isausaw. And then lastly is the brow mascara. So ayan, may brow mascara siya. Looks nice kasi maliit lang guys yung kanyang wand. So definitely, mas madali natin siya mako-control sa ating kilay. Ang way of application daw niya is, ilalagay daw muna natin yung eyebrow pencil sa outline ng ating kilay. And then, brow shadow or si brow powder doon sa loob ng ating outline. And then finally, si brow mascara to make it even more thicker and to set na rin yung strands ng ating kilay.
can say, precise naman yung kanyang tip. Although, itong ano natin, itong dark brown na shade nila is very, very light, tsaka medyo mapula-pula. Gagamit tayo ng spoolie para ma-distribute palalo yung pencil. Now, tignan naman natin yung performance ni brow powder. So, sisimulan ko dito sa edge. And then, let's go dito hanggang sa middle parts. So, ayan po ang current situation natin. Once again, I want to brush it with a spoolie. Maiwasan natin yung too much build up dito sa ating kilay. Last step dito sa ating eyebrows. Ah, kumalat. Sobrang liquidy nung brow mascara, kaya parang nasobrahan yung ating kilay. Kukunin ko na lang once again yung ating concealer, hoping na kaya natin malinis itong kilay na ito. Hanggang dyan na lang guys yung makakaya kong gawin. Definitely masyadong nag-darken up yung ating kilay at na-ruin yung overall look. So dito sa other side, itatry kong pantayin ito para naman hindi ako mukhang syunga. Nakita ko naman na nag-try si Ashley Shine para masupplyan tayo ng 3 steps. Although, hindi masyadong pulido yung pagkaka-deliver nila kasi dito sa pencil hanggang dito sa powder, okay sila. Medyo off nga lang yung kulay. Pero when it comes dito sa kanilang mascara, kumakalat sila ng mabilis kasi it is very, very liquidy. Tendency, kahit na maganda yung pagkakalagay mo ng pencil or ng powder, masisira pa rin yung look mo kasi ang pangit nga nung kanilang brow mascara, which is the final step. Move on na tayo sa ating eyeshadow. So, ito yung palette na nakuha ko. It also retails 128 pesos kapresyo nung ating pangkilay. So, meron na naman siyang applicator na once again, hindi natin gagamitin. Kasi meron tayong magagandang brushes here, so why not gamitin natin to? Then, itong mga kulay niya here ay shimmer lahat. Pero meron namang dalawang blushes over here na even though may shimmer sila, konti lang naman. Okay, hindi sila masyadong makina. Gagamitin ko yung blush bilang ating transition color sa ating eyelid. So it is ano guys, it is very powdery. Let's see kung pigmented ba siya kasi okay lang na powdery if pigmented naman. I'm not gonna lie guys, it is pigmented, tsaka buildable siya. You say that all you feel for me, sundying love, that you show me to the cross. Now, kukunin ko guys itong darkest shades, which is itong black at tsaka itong parang brown. Ito na ang ilalagay ko sa ating outer V. I-extend ko na rin yan guys dito sa aking lower lash line. Try natin dry application dito sa parang shimmery bronze color. Oh, that is pigmented. Okay guys, I'm just going to do the same process on the other eye and then I will be right back. Naglagay pa po ako guys nito, itong darker pink. Tapos inapply ko siya dito sa my outer part. Tapos nilagay ko na rin itong white on my brow bone and inner corners. Now guys, before tayo mag-apply ng falsies, mag-eyeliner muna tayo. At ito yung gagamitin ko, Ashley Shine Black Eyeliner. At nandito siya sa parang bote ng wine. Okay, I can say guys na medyo makapal yung nagagawang line with this eyeliner kasi hindi masyadong pointed yung kanyang tip, so hindi precise. Kapag natuyo din siya sa ating eyelid, very shiny. Okay, to the point na mukha na siyang chip. Parang may shimmer din yung ating eyeliner. By the way, yung presyo pala ni eyeliner is 58 pesos. Tapos ito namang si falsies, 48 pesos. As you can see right now, very, very fake looking yung itsura niya. So ayan, mukhang handa na po tayong lumipad. Now, meron ako ditong mascara. So ito yung itsura niya. And it retails 88 pesos. So ganito yung kanyang packaging. San ba bubuksan? Ayan. Tapos, yung wand niya is like this. Ooh! I could say na yung formulation niya is very wet. Tendency na kumalat siya, kagaya ng nangyayari sa akin right now. At hindi rin siya guys komportable sa lower lashes kasi nga mataba yung kanyang strands. Now guys, babalikan ko itong palette natin. Kukunin ko yung light pink. Magbablush na tayo. So maganda yung blush nito ha.
Sabi ko nga kanina, meron siyang very subtle na shimmer. And yung kulay niya is perfect for any skin tone. Lakas maka-natural. So, lalagyan ko rin guys yung aking nose bridge. And then next step, kukunin ko itong white bilang ating highlighter. Na parang hindi naman siya effective kasi hindi siya kumukulay. So, kayod-kayod tayo. Lagyan ko rin dito. So, ito yung lipstick na nakuha ko from Ashley Shine. And this one is 108 pesos. So, meron na siyang liquid lipstick at saka lip liner. Okay, so, medyo kakaiba yung mga shades nila doon, mga dark. At ito lang yung close to nude, which is color pink. So, ganito yung itsura niya. Pero don't be fooled, hindi siya bullet lipstick. Oh, pack liquid lipstick siya. So, container lang niya to. So, i-try muna natin yung kanyang lip liner. Yes, it is very creamy. Napakadali niyang i-apply sa lips. Actually guys, meron ako nung Kylie lip kit. Comparable yung performance nitong Ashley Shine dun sa lip liner ni Kylie. And then I layer the Ultra HD Matte Lip Color from Ashley Shine. So ito, meron siyang matamis na scent. In fairness, it feels lightweight. Ganito yung effect niya sa lips. It's cute, in fairness. To tell you honestly guys, medyo nahirapan ako in formulating this look and kita nyo naman, hindi pa siya masyadong maganda. So even though mura sila, you get what you pay for. Which is, hindi siya masyadong nakakaganda ng itsura. So I suggest instead for going dito sa mga napakamurang Ashley Shine products, magdagdag na lang kayo sa budget nyo para makabili ng other local brands na mura din pero mas effective indeed. So nandyan si Nishido, si Fashion 21, si Everbilena, si Careline. And mas mapapadali pa nila yung buhay nyo kasi even though mura lang sila, they are effective and easy to use. Compare dito na mura lang pero you get what you pay for kasi mura lang din yung magiging itsura nyo. Mapapamura pa kayo, best. So there you have it, guys. Thank you so much for watching this video. If na-enjoy nyo to, then please do click the thumbs up button. Mag-subscribe din kayo sa akin if you haven't already. Follow me also on my other social media sites. Ako po si @fonsyu sa Instagram, Twitter, at sa Snapchat. It's a wrap and I will see you guys again soon. Mwah!